In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Coming together as God's family with confidence, let us ask the Lord for pardon and strength. I confess, Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, no matter what I have done and what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore, I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. The Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Most humble Martin de Porres, your charity embrace not only your needy brothers and sisters, but also the very animals of the fields. We hail you in his bones, splendid example of charity. Listen to the prayers of your needy brothers and sisters, that we may live in your virtues, we may live contented in the state in which God has placed us. And carrying with strength and courage our cross, we may follow the footsteps of the Blessed Redeemer. His most afflicted mother, and last with the rich kingdom of heaven, the merits of our Lord Jesus Christ. Amen. By your intense love for man's spiritual needs and care, we sing your desire to discover God's goodness in all things. Guide me, Saint Martin, that I may see God in all things. By your shining examples in Christian advancement, for worldly and material pleasures that make you nearer to what is supernatural and divine. Pray, Saint Martin, that I may continually grow spiritually in God's grace. By your practice of strict poverty as a means to attain your holiness and intimate friendship with God. We implore you, Saint Martin, make us poor in heart and spirit. O Lord, we are given to the world the glorious apostle of humility. Saint Martin de Porres, guide us with example and strengthen us through his intercessions in our efforts to confirm our hearts to the humble heart of your crucified Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. Saint Martin de Porres, you always have sympathy for the poor and those who are suffering. We need your help when our last praying with great confidence in your goodness and power. The favors we receive from God encourage us now to answer intercession. We ask you for something to befriend us and assist us for your place in heaven. When you are here on earth, you spend your life loving God and your neighbor. Now that you have been in the presence of God, intercede for us and make the divine decision. Give us our absorbed body. Amen. Prompt our actions with your inspiration, we pray, O Lord, and further them with your constant help, that all we do may always begin from you, and by you be brought to completion through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Reading from the book of Deuteronomy. Moses said to the people, "Today I have set before you life and prosperity, death and doom.
if you obey the commandments of the Lord, your God, which I enjoin on you today, loving Him and walking in His ways, and keeping His commandments, statutes, and decrees, you will live and grow numerous, and the Lord your God will bless you in the land you are entering to occupy. If, however, you turn away your hearts and will not listen, but are led astray and adore and serve other gods, I tell you now that you will certainly perish. You will not have a long life on the land which you are crossing the Jordan to enter and occupy. I call heaven and earth today to witness against you. I have set before you life and death, the blessing and the curse. Choose life then, that you are your descendants may live by loving the Lord your God, heeding His voice and holding fast to Him. For that will mean life for you, a long life for you to live on the land which the Lord swore He would give you to your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. The word of the Lord. Thanks be to God. Happy are they who hope in the Lord. Whoever wishes to be my follower must deny his very soul,
Take up his cross each day and follow in my steps. Whoever will save his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will save it. What profit does he show who gains the whole world and destroy himself in the process? The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Today I have set before you life and prosperity, death and doom, if you deny the commandments of the Lord your God, which He enjoined on you today, loving Him and walking in His ways and keeping His commandments, His statutes and decrees. You will live and grow numerous, and the Lord your and you will live and grow numerous, and the Lord your God will bless you in the land you are entering to occupy. Ito po yung pangako ng Diyos sa mga Hudyo o lumang tipan na ipinahayag niya sa pamagitan ni Moises. Ano lang kailangan? Sumunod ka sa mga utos ng Diyos. So, at ikaw ay iingatan ng Diyos. Maliwanag po yan sa lumang tipan na yung mga utos na ipinamanhin niya ay ang pagsunod mismo nito ay tumutulong sa iyo na maglalayo sa kapahamakan. So yan po ang 10 utos ng Diyos. Pag sinunod mo yan, ilalayo ka sa problema. Kaya po kamisan nakita po ng tao, kamisan bakit magulo ang kanilang buhay? Kasi bakit? Tingin mo kung nilalapan pa nila yung utos ng Diyos. Makikita natin na kaya gumugulo ang kanilang buhay kasi nilalapan nila yung utos ng Diyos. Yun po yung tawagin natin ay ekonomiya ng buhay sa ayon po sa lumang tipan. Yun yung paanyaya na nakita natin na ipinamanhin ng Diyos. Kapag sumunod ka sa Kanya, ay maliligtas ka. Kasi yung mismong pagsunod ay naglalayo sa iyo sa kapahamakan. At yan mismo ay nakita ko natin. Bagamat sa tingnan natin ay akala ng iba, meron mo gain. Kasi, halimbawa, nagnakaw ka, magkakaroon ka. Pero alam mo na ikaroon, guguluhin ka niyan. Guguluhin ka niyan. Kasi may ginawa ka na hindi iyo. Hindi lamang sa Parkiros. Kasi, sabi nga ako sa una, it is between life and death. Life, pagsunod. Death and doom, pagsuway. Kaya yung term komisyon na ginagamit natin, bagamat ayaw mong gamitin yun, pero kasi yun ang kalimitang ginagamit natin niya rin, minamalas. Yun ang komisyon binabanggit natin. Ibig sabihin, hindi masama nangyayari sa iyo. Bakit?
tumambag ka sa utos. Yan po ang ekonomiya ng lumang tipan. Kung isa, yan pa mismo, maraming pang hindi nakakaunawa tungkol sa batas na yan. Yan po, hindi yung lumang tipan na yan. Mas mabigat yung bagong tipan. Mas mabigat po yung bagong tipan. Kasi ano yung ipinapahay ng bagong tipan? Self-denial. Pagtatakwil ng sarili. Kakalimutan mo ang iyong sarili sa pagsunod sa Diyos. So, bahagi mo na kaya ang magagawin ito kasi sa lumang tipan, kaya magagawin ka na kasi maliligtas ka. Sa bagong tipan, mas malalo yun. Ba't magagawin ito? Kasi bahagi yun ng pagtugon na ito ay sumasailalim na sa usapin na hindi lamang para ikaw ay magkaroon. Ngunit kaya mo pa rin, sumusunod ka kasi nais yung ibigay ito para sa iba. Dito na yung papasok yung maralan ng pag-ibig. Na kahit na yung sarili, kaya mo isang tabi. Kasi ikaw, sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos, na maaaring yung pagsunod mo sa kalooban ng Diyos, maaaring lalabas na dihalo ka, maaaring lalabas na lupi ka. At ano ang sabi nito? Yung mabigat yung mga salitang ginamit dito, ang nagnanais na magligtas ang kanyang buhay, ang siyang mawawalan ito. Kung ang sino mga nag-alay ng kanyang buhay, ito yung bahagi na ipinamanin ko sa atin ng pumikapal, no? Na sabi ko, para gawa nino, magdali ko ng buhay, gawa nino, para sa Diyos, para kay Jesus, ay siyang magkakamit nito. So, basta inalay mo ang sarili. So, ang binibigyan pansin ko sa bagong tipan, sabi mo, mas malalim. Kasi ito yung tinatawag nating pagbibigay ng sarili. Kaya po yung ibig sabihin ng pag-ibig dito, kumikilos, pagmamahal. Kasi bakit? Pagbibigay ng sarili. Yun ang pinaka-keyword. Pagbibigay ng sarili. Para kanino? Para sa Diyos. Hindi para ikaw ay magkaroon. Sa lumang tipan kasi, kaya ka susunod, para ka maligtas. Kasi itong mga batas na ito ay mga batas na alam mo, kaya ginawa yan, ay safe. Mas malalim na yun yung bagong tipan. Bakit mo susunod yan? Kasi pagkahatol mo para sa Diyos. Pagbibigay mo para sa Diyos. Self-giving. Pagbibigay ng sarili. Sabi nga eh, pero alam natin, yung pagbibigay ng sarili, yun kasi yung formula na ibinabahagi, well of course, sa pagyaya ng buong ikapal. Kapag ibinigay mo ang iyong sarili, babalik din sa'yo. As long as magbibigyan ng sarili mo, para kanino? Para sa Diyos. Para sa Diyos. Kasi yun ang hinihingi ng Diyos. So kung ano man yung hinihingi ng Diyos at ibinibigay mo, yun ang naliging pamantayan. Kasi kaya mo magbigay ng sarili mo.
Hindi ka sumusunod. Because you will receive something. Huwag ka sumunod para maligtas ako. Sa hapon ay pinaayag ko sa atin ngayon sa Ebanghelyo. Ba't ka sumusunod? Kasi gusto kong maghandog ang sarili ko sa Diyos. Bagaman, sigurado rin naman, dahil din ay paghahandog ko sa sarili ng Diyos, alam ko naman na hindi ba malipin sa akin sabagat, no? Wala namang may dadanda ko sa Diyos eh. No? Pero, kahit na hindi malinaw kung anong ibabalik sa akin, sa lumang lipat kasi, medyo mayroong kalinawan yung ibabalik sa iyo ng Diyos eh. No? Pero sa bagong lipat, kahit na hindi malinaw, nababalikan ka sa pagbibigay mo ng iyong sarili. Alam mo, ang mahalaga, ito ay para sa Diyos. At ano lang yung mahalaga? Ang mahalaga ay ang laban. Kasama mo, Diyos. Yun lang. Para lang sa Diyos. Bigay ko lang ito para sa Diyos. Kasi ako ay para sa Diyos. So, kaya ito yung pangalawang hapon. Kaya ito rin po yung binabanggit bahagi ko sa inyo. Ito rin po sumara sa ilalim. Sabi ko sa inyo na, ba't ka magdarasal para sa mga may sakit? Kasi, Father, may sakit ako eh. Hindi kaya, Father, kasi may sakit yung aming kaibigan, may sakit yung aming kabatid, yung aming nanay. Masama ko yung hindi. Yan lang. Yun yung parang pamantayan ng buong tipan. Mas malalim na yun. Ba't ka magdarasal? Wala ka naman sakit ba? Kasi, pagbibigay ko yun sa Diyos. Kasi yun ang gusto ng Diyos eh. Yun ang ipinakita ni San Martin de Porres. Ang magdasal at mangalaga sa mga may sakit. Kasi nakita ko na yun ang gusto ng Diyos, kaya ibibigay ko. Kahit na walang maliwanag ang ibinibigay sa akin o hinihingi ako sa Diyos. Kaya ako nagdarasal para sa mga may sakit. Kasi yun ang gusto ng Diyos. Kaya ako yung binibigay sa Kanya. Nandun na yung elemento ng pag-ibig. Kahit walang balot. Kasi bakit? Inialay ko ito para sa Diyos. So ito yung itulong natin. Nanawa lumalim ang ating pag-inos. Ito yung tinatawag natin devotion. Ito yung tinatawag natin na tunay na sumusunod sa yapak na Jesus. Nagbibigay ng sarili sa pamagitan ng litania kasama ni San Martin de Porres. God the Father.
Saint Martin, faithful servant of Christ. Saint Martin, perfect adorer of the Holy Virgin. Saint Martin, ardent devotee of the Mother of God. Saint Martin, lover of
intercessors in our prayers of faith and appeal to God for our brothers and sisters and for each and every one of us. Come, strengthen us to this holy anointing. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Free us from all harm. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Relieve the suffering of all the sick here present. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Assist all those indicated to the care of the sick. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Give life and health to our brothers and sisters in whom we lay our hands in your name. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Blessed be God who heals us in Christ. Blessed be God who heals us in Christ. Praise you, God, Almighty Father, who sent your Son to live among us and bring us salvation. Blessed be God who heals us in Christ. Praise you, God, our only begotten Son, who humbled yourself to share in our humanity and to heal our infirmities. Blessed be God who heals us in Christ. Praise you, God, our Holy Spirit, the Consoler, your unfailing power gives us strength in our bodily weakness. Blessed be God who heals us in Christ. God, our cleansing ease, your suffering, and comfort the weakness of your servants, whom the church anointed with this holy oil. We ask this through Christ our Lord. Amen. Thank you.
Father in heaven, through this holy anointing, grant us comfort in our suffering. When we are afraid, give us courage. When afflicted, give us patience. When dejected, afford us hope. And when alone, assure us of the support of your holy people. We ask this through Christ our Lord. Amen. For you have given your children a sacred time for the renewal and purifying of our hearts that free from disordered affection. They may so deal with the things of this passing world so as to hold rather to the things that eternally endure. And so with all the angels and saints we praise you as without end, we acclaim. Spirit, you give life to all things and make them holy.
And you never cease to gather a people to yourself, so that from the rising of the sun to its setting of your sacrifice may be offered to your name. Therefore, O Lord, we humbly implore you, by the same Spirit, graciously make holy these gifts we have brought you for consecration, that they may become the body and blood of your Son, our Lord, Jesus Christ. At whose command we celebrate these mysteries. For on the night he was betrayed, he himself took bread and giving you thanks, he said the blessing, broke the bread, and gave to his disciples, saying, take this, all of you, and eat of it. This is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and giving you thanks, he said a blessing. He gave it to his disciples, saying, take this, all of you, and drink from it. This is the